Yo, good morning. Today is January 24, 5:30 a.m. At syempre may pupunta na naman tayo. So for today's adventure, pupunta tayo sa Atimonan, Quezon. Pupuntahan natin yung Mount Pinagbantirahan at Bantakay Falls. So update ko kayo later pagdating doon. Tara! At andito na kami sa Tourist Information Center ng Atimonan, Quezon. Papunta sa Mount Pinagbantirahan. So mag-register lang muna kami. Tara! Since stopover area siya, mayroong mga tindahan ng pagkain, canteen. So dyan kami umorder ng food at doon kami kakain. Ayun. Ayan, dyan kami kakain. Ito yung CR nila. So, ayan yung CR. So, may mga kubo rin dito para pahingahan, saka kung gusto nyong kumain, walang bayad yung kubo. So, ito yung parking area nila. Sige, marami nang nauna sa amin. So, medyo maraming sasakyan yung kasya dito. So pwedeng mag-park yung mga motor, even mga bike. Siyempre mga four wheels. So kakatapos na namin mag-breakfast at mimit namin yung tour guide namin before kami umakyat. Pakilala ko muna yung dalawang kasama. Ayun o, oh, yung pinsan ko si Kuya Alvin at ang brother-in-law na si Leo. Ayan, so mimit namin yung tour guide namin. Si Kuya. Ayun, ando. Sige, Kuya. Guide mo na kami. Bali, ang akitin po natin ay 2 kilometers po. Tapos po, pag-akit po natin, 200 feet above sea level po ang taas niya. Ilan? 200 feet above sea level. Okay. Tapos po, pag-akit po natin, 360 view. Tapos po, ang pinagbabawal po namin dito ay pagkitas po ng halaman o mga nasa loob po ng lugar. Kasi po, bawal po yan. Bawal din po ang pagsusulat po sa bato. Pagdalisip, mga gaano katagal paakyat? 1 hour po ang katagalan. 1 hour. Pag mabilis pag ano naman po, ano lang po mga 50 minutes po ganyan po. Okay, 50 minutes to 1 hour hanggang taas. Po, okay, so saan ba yung daan? Dito po tayo. So tara na. Opo. Okay. Let's go. AM on my clock at nagsimula na kaming mag-trek papunta sa Mount Pinagbantirahan. So nauna na yung dalawa kong kasama, habol ako. Bakit pala siya tinawag na ano, Mount Pinagbantirahan? Dati po kasi daw po ito daw po ay pinaglungga ng tatlong bansa, Japan po, tapos Amerika, tapos Philippines. Yung po ang kwento. Pinagawang po yan ang pinagawang po ang bandera. Kaya po, pag taas po natin, may bandera po sa taas na Philippines. Okay. Kasi po, tayo po yung nakasakop. Pero dati? Dati po ay, Hapon daw po nagtatago rito. Ah, sa okay. Lugar na to. Okay. Tayo lang po nakasakop. Ginawa siya ng kampo. Opo, ganun po, parang ganun. Okay. Yun, ganun pala yun. Opo. So, yung trail na dinadaan na namin ngayon is cementado pa. Sabi ng guide namin, almost 1 hour hanggang doon sa taas. So kung makikita niyo yung trail, puro siya puno, which is good
Di siya mainit. So, halos kakasimula pa lang namin ng trek. Pero, sabi nung guide namin, hindi siya puro pabakyat. So, ngayon, pababa yung trail namin. Oh. Yeah. 15 minutes mula sa baba. Medyo maputik na yung dinadaanan namin. Bagyo to, no? So, medyo maraming naka tumba na puno. Kailangan mong tawirin or kailangan mong bumaba. May lalim. Aya. Thirty minutes mula dun sa baba at nandito na kami sa 1 kilometer mark pa kaya. So sabi ng guide 50% na to. Uwi na tayo. Kaya pa? Uwi na tayo. Uwi na. Ba't pala nag-exercise muna? Walang practice ba? So pahinga muna kami sandali. Baka dyan nagtago yung hapon. Baka may nakatago pa ngayon mo. Ang marami po yun. Dito ba? Wala mong gold dito. Wala ko. Siguro po dati. Ay hinihan ko yung ano. Baka hindi nagtagal. Yung mga pa kaya. Di ba? Ito. Mag-ebo na dito. Dami siyang butas, no? Ay, no? Naiwan ako ng mga kasama ko. So, dadaan tayo sa ilalim ng bato. Hop, yeah. Medyo mababa. Anong tawag dyan? Kuweba Santa po. Kuweba Santa. Pupunta tayo dyan? Hindi po. Dati po talaga yan po yung napapasukan. Kuweba Santa. Kuweba Santa. So, meron na mga tumbang puno na kailangan tawirin. Nababanat yung singit ko. AM. So almost 50 minutes na kami nagtitrek. Sabi nung guide namin nasa around 1.5 kilometers na daw kami. So 500 meters more. Nakikita na namin yung taas. Medyo matarik. Nakakapagod din. Buti na lang okay yung daan cementado. Para siyang pathway. Hindi rin siya madulas. Maraming puno. So kahit medyo trek yung araw, hindi siya ganun kainit. Malamig yung pagtitrek. Hindi ako mangingitim. Ito na kami ngayon sa part na medyo matarik. Mabato yung daan, pero para lang siyang hagdan. 15 minutes pa daw. Paakyat. Para na tayo nasa grotto. Naniligas sa video. Ha? Naniligas na.
sobrang tarik. Tarik. Nine ten AM. Nandito na kami sa summit ng Mount Pinagbanderahan. Nakakapagod. Check natin view. So, papunta na kami ngayon sa rock formation. Medyo mabato na yung daan. Medyo mataalas yung mga bato at madulas yung mga ugat, masikip. So kung kanina madali lang papunta dun sa Mount Pinagbanderahan, ngayon papunta sa rock formation, medyo macha-challenge kayo ng konti. Huwag mong lalagyan ng funny episode yung vlog, ha. Nakuhaan mo ako. Dulas ka ba? So challenging yung papunta sa rock formation. Oh man. So andito naman kami ngayon sa rock formation ng Mount Pinagbanderahan. Init. Pero ganda, sulit. Maganda. Sulit. Tingnan natin yung view. So from here makikita natin yung, actually kita mo dito yung Burawan, Pagbilaw at Lucena. Init lang talaga. At nagsimula na kaming bumaba pabalik dun sa parking area. Ganda dun sa taas, medyo mainit lang kasi open area siya, wala masyadong puno. So baba muna kami. Saan pa
30 minutes mula doon sa taas. So more than halfway na kami pababa sa parking area. Ganda ng view. Sobrang dami ng puno. Malilim. Okay yung daan. So, dito kami lumabas sa highway. Iba yung daan na tinahan namin pabalik. Shortcut daw. Nagulat lang ako. Iba pala yung lalabasan na ito. So ngayon naglalakad kami sa highway. Time check 11:10 AM. At andito na ulit kami sa parking area. Nakakauhaw. Mukhang masarap magbuko. Sakto meron. Ayun, so 12:50 PM. Natapos lang namin kumain. At dito kami ngayon sa loob ng sasakyan. Pahinga konti. Then punta kami sa Zigzag, sa Bituka Manok. Shoot ko konti and lipat kami sa Bantakay Falls. Pero bago kami malis, quick review lang dun sa pinuntahan namin na Mount Pinagbanderaan. For me, easy trail lang siya. Siguro dun sa 2 kilometers na trek distance niya, yung 1.5 kilometers doon madali lang. Malilim, maraming puno, sementado yung daan, hindi madulas, so easy lang. Pero pagdating dun sa last 500 meters, medyo matarek, nakakapagod na, madulas na rin, tsaka mabato yung daan. And pagdating naman dun sa summit, okay naman yung view, maganda, mainit nga lang. And then dun sa rock formation, papuntang rock formation, ayun, dun talaga matcha-challenge kayo doon kasi ang hirap ng daan, matutulis at madulas yung bato, madulas din yung mga ugat, challenging talaga. Pero so far okay naman tong area, pwede to sa beginner actually. And then pagdating naman sa facilities dito, okay yung parking nila since stopover area siya. May CR, may tindahan, pwede kayong bumili ng pagkain. Meron ding kubo, pwede kayong magpahinga, pwedeng kumain. Yun nga lang, wala siyang signal. So, lipat muna kami sa kabila. So 1:45 PM, andito na kami sa registration ng Bantakay Falls. So simula dun sa highway siguro 10 to 15 minutes papunta rito. May mga part na malubak pero mostly sementado naman. So mag-register muna kami at orientation bago dumiretso sa Bantakay Falls. Tara! Ayun, so orient muna kami ni Ate. Ate, ano pangalan mo? Raquel. Sige Ate. Sir, taga saan nga po kayo? From Chaong, Quezon. Chaong, Quezon. Ano, welcome po sa aming barangay, Barangay Santa Catalina po. Welcome po in Bantakay Falls. Ano po? Lahat po nang napunta dito sa aming pinagmamalaking Bantakay Falls ay may rules and regulation na sinusunod po. Ano po? Number one po namin pinagbabawal ay alak po. Ano po? Dahil po yun ay barangay ordinansa po ng Barangay Santa Catalina. Ano po?
mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon ay pinagbabawal po namin ang pag-iinom. Lalo't higit po ay sa nasasakupan ng Bantakay Falls. Ano po? Yung pong vandalism, ano po, yung pagsusulat po sa bato, sa kahoy, ay pinagbabawal din po namin. Ano po? Yung pong halaman, pangit man po ito o maganda sa inyong paningin, bato, ay bawal din pong dalahin. Ano po? Kung kayo po ay may mga dalang pagkain, junk food, ay saka po yung naninigarilyo, ay yung pong naninigarilyo sa plastic bottle, ano po, pakilagay lang po doon. Saka po yung basura, ay kung saan po kayo nanggaling, ay pinadadala din po namin. Kasi po ay ito pong aming barangay, wala pong nakakuha ng basura. Ano po, kung iiwanan po bawat ng turista na pupunta dito sa amin, iwan ang basura, tatambak po ang aming basura. Ano po, yun lang po. At yung pong ang binabayaran po sa amin as in tracker guide, ano po, yung po ay nung wala pong panahon ng pandemic is 1:10. 10 katao po ay isang tracker guide. Ay nung okay. Po ngayon, binaba po ng galing sa Tourism at Timonan, 1:5, sir. Okay. Yung po ay isang guide. One tour guide hanggang 5 turista. Yung okay. Po, ay din po ngayon ay medyo malakas pa rin po ang tubig sa aming Bantakay Falls. Ay kunting ingat lang po doon sa hindi marunong maglangoy. Talaga pong malalim po siya, eh may part naman po doon na pwedeng pagliguan na yung pong hindi marunong talaga as in maglangoy. Ano po, at yun lang po, at welcome po. Question ate, mababasa ba kami papunta doon? Mababasa kayo sir, hindi. Hindi. Yun sir, ay ano po, kuyo ba ang daan? Kasi po may pakaketing kayong makalipas po dito, may doon pong hindi simentado na tulay po. Okay. Ayun po ay lupa, ay depende po sa sasakyan nyo kung makakaakit po kayo. Ano, hindi na lang po, siguro, iwanan ko na lang doon. Lalakarin na lang namin mula tulay. Lalakarin nyo sir, okay lang po sa inyo. Ay kung hindi kaya na sasakyan? Pero sir, kaya yan. Kanina, kaya, may nag-akit na nakaano. Kaya? Kaya. Depende sa driver. Opo, magpalakas po ang driver, makakaakit. Ano po, ganun lang po. Thank you sir. Gano'ng kalayo ate mula dito, yung Bantakay? Ang ano po, 1.6 kilometers lang. 1.6 kilometers? Para ganun din kanina. Okay. May liguan doon? May doon sir. CR? May CR po. Bihisan? Tutulong po ng trekker kahit bago po kayo umakit. Kasi po medyo malaylay ng konti okay sa may pulse yung ano po, ano yung CR. May bilihan ng pagkain? Wala sir, bilihan po ng pagkain dito lang. Dito lang ang tindahan? Opo, ito po. Yun lang po sa mga dinahanan nyo. Yan lang po. May signal doon? Sir, doon po sa ano, wala pong signal na sa may walang signal. Okay. Dito lang po. So, sige ate. Thank you. Sir, yung magiging tracker ka dyan ay si Ma'am Rio po. Anong pangalan mo ate? Rio Marley po. Rio. Okay. Time check, 2:10 PM at andito na kami ngayon sa parking papunta sa Bantakay Falls. Mula dun sa registration area siguro nag-drive kami 10 minutes lang. Maganda naman yung daan cementado. Meron lang portion dun sa may tulay na medyo na-challenge. Ayan, ang putik ng sasakyan. So, trek kami papunta dun sa falls. Dami nakapark. Kami nakapark. Kukunti pa daw to kasi yung iba nakauwi na kanina. Buti na lang may mga bato sa gilid. Inikap namin to sir. At yan ang putik din. Buti nga nga lang yan ang inip niya. Ate, dito na ba yun? Akala ko ito na eh. Medyo maraming tao dito.
Andito na kami ngayon sa falls. Gabit ng tubig. Mukhang malinis naman kahit maraming tao. Kala ko dito na. Doon pa pala. Ganda. Ayun, no? Wow. So, paakyat na kami doon sa pinakamataas ng Bantakay Falls. Ah. Ang ganda. Wow, majestic Bantakay Falls. Almost 100 feet yung taas niyan. Ayos, sulit. Ayun, 3:20 PM at pabalik na kami sa parking. Tulad kanina, 5 minutes walk lang ulit to. So, malapit lang talaga. Hindi ako nakapagpalipad ng drone kasi nag-roll ako yung cellphone ko. So, pagdating dun sa parking, magbabanlaw lang isa kong kasama. Kasi naligo siya dun sa falls. Then, uwi na kami. Yun, alas 4 at pabalik na kami sa pinanggalingan namin. So, quick review lang dun sa Bantakay Falls. Maganda siya in person. So, nakaka-amaze. Nagulat ako, ganun pala siya kaganda compare sa mga nakikita natin sa internet or sa Facebook. Kaya check nyo rin. From the parking, malapit lang siya. Actually, 5 minutes lang kami naglakad. So, sobrang pabebe, hindi siya mahirap puntahan. Yung daan lang medyo challenging, lalo na kung mabababa yung sasakyan. Motor, I think kaya naman. Dun sa may falls, meron silang liguan. Meron silang CR, bihisan. Wala nga lang tindahan, saka walang signal. Yung parking, sa gilid lang din ng kalsada. So, yun ang review ko for Bantakay Falls. Pero sulit, sobrang ganda. Pauwi na kami. See you na lang ulit sa next adventure. Kapir.